siguro mga ano, 2 days ago, naginip ako ng ano, share ako sa inyo na may panaginip ako, hindi naman ganun gano. Ano lang, parang nahabol. Alam mo yung nanaginip ka na gugulat ka? Parang nahabol ka. Tapos wala ka ng lakas na tatakbo ng matulin. Parang nahabol ka na, kinapos ka na. Parang nakuha mong pag tumalon ka, parang umangat ka tayo slow mo, tapos parang gusto mong lumangoy na. Parang ganun. Alam niyo yung ganun ano? Sino ba naka-encounter sa inyo ng ganung panaginip? Ako po minsan, pag hinahabol ako, anong, kahit anong takbo ko, pantay pa rin yung ano, mas mabilis pa tumakbo yung nangahabol sa akin. Tapos minsan parang feeling ko, nakatali pa sa likod, sa ano ko, sa damit ko. Kaya minsan ginagawa ko nun sa panaginip ko. Inuhubad ko talaga ang damit ko eh, kasi pagtapos kong hubarin yung damit, nabilis ako bigla eh. Hindi ka naabutan. Hindi na maabutan. Tapos pag naakit ako kunyari sa ano yun, overpass ba yun? Mm-hmm. Sa taas. No. Ninabol ako. E, di ba po pag ano, pag tatalong ka, diretso baba? Mm-hmm. Iba yung akin. Ano? Ano? Pagkatalon mo, pag ganun eh. Para ka nagsislide. Nagkaroon ka ng pakpak. Opo. Iba-iba kasi yung ano ng ano eh, panaginip eh. So, yung may mga panaginip talaga na, na parang totoo, katulad ng dati, may panaginip akong ano, mga kababata ko sila Anthony, sila Lolito, ako, pamangkin ko si Litoy, yun, sila yun, mga pipito family yun. Naglakad daw kami, tapos, pupunta daw kami sa school, pag-uwi namin, siguro tulog na. Yun, kinagabihan. Tulog daw kami doon sa ano, sa tent namin, sa parang barak. Sabi daw ng ano namin. Nag-ano kami noon eh. Sa nagpa-practice kami sa Boy Scout. Kaliwa kanan, na ganyan, ganyan. Tapos nung time na ano, natulog na, parang nandiyan pa rin sa diwa namin or sa diwa ko yung mga ano ng teacher namin. Commander officer, commandant officer, gano'n. Tapos, nung natulog na ako, ayun, sabi daw nung commandant officer ko, lahat ng mga ano, hihinga dahil mag, part 2 sa training natin. Hihinga, 1, 2, 3, hinga! Kasi magbuga ako ng usok. So, oh! Ang tagal. Buti na lang si Maming, yung best friend ko noon sa amin, kababata ko din. Katabi kong natulog. Oh, biglang tinamaan yung dibdib ko ng kamay. May mga nakainom kami noon. Inom kami tuba. Boom! Ah! Parang ano eh, parang natauhan ako eh. Parang ano kang nangyari sa Yuming? Parang hingal ka, yun. Pwede ko katawanan sila. Parang totoo. Sa Cebuano, yun, urong, parang inurong ka na. Urong, parang totoo. Ay ganun. Pa? Ay. May nakaano, may nagsabi sa akin. Dati mong daw kaklase. Sabi niya, magaling ka daw sa history. Sa mga tao. Hindi naman ganun, ano ba? History na yun. Hindi ah. Kunti lang. May alam ako sa mga ano. Sige nga. Kasaysayan. May mga kilala ka pa. Araling palipon. Marami. Mga kilalang bayani na talagang hindi natin makakalimutan. Huwag nating ano ay kilalang mga bayaning ayun, mahirap kalimutan yung mga kasaysayan nila. Kilala ko. Pero hindi naman lahat, totally. Tama lang. Masampulan nga. Ay, sino bang? O, sino si ano, si Jose, ano yan? Sino yan yung ano? Josefa Llanes Escoda. Yung sa totoong pangalan ni ano, siya ay si Josefa Madamba Llanes Escoda. Kung kilala or kilala sa pangalang Josefa Llanes Escoda. Totoo 'yan. May alam ako diyan tungkol diyan. At yun, katunayan nga, siya yung pinaka-founder ng Girl Scout of the Philippines. Founder 'yun. Founder. Hindi nyo alam yun, parang hindi kayo nag-aral ng grade school.
At siya ang heroine. Ano yung heroine na sinasabi? Pag lalaki, hero. Pag babae, bayani. Bayani. Heroine siya ng pangalawang pandaigdigang ano? Ang tawag nun? Yung World War 3. World War 2? World War 2. Siya yun, heroine siya. Digmaang pandaigdig. Oo, pangalawang digmaang pandaigdig. World War 2. Ano yun siya, heroine. Oo, isa siya sa, ano, sa kilala. Kilala siya sa founder ng GSP at sa heroine siya ng World War 2. Yun. Josefa, tandaan nyo yan. Josefa Madambal Yanis Escoda. Yan yun. Kaya yun. Ay, si ano naman pa? Apolinario Mabini. Kung... ito, tanda natin yan. Si Apolinario, nandyan yan sa, ano, sa barya. Yan. Si Apolinario Mabini, kilala siya bilang ang dakilang paralitiko o lumpo. Di ko lang alam ang dahilan. Baka na polio or na pagkaroon ng pigsa. Basta yun. Dakilang pigsa. Dakilang lumpo. Normally kasi kapag ka nalumpo ang isang bata, hindi natin alam kung anong history nung bata pa siya. Kaya siya itinaguri ang dakilang lumpo or dakilang paralitiko. Yun yung si Andres Bonifacio. Tapos, siya ang unang nagsulat ng konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas. At alam niyo ba yung kung anong taon yun? 18th century yun. 1899 hanggang 1902. Ano po doon yun? 1899 hanggang 1902. 18th century hanggang 19th century. Ganun yun. Galing nga. Panis sa akin yan. Kaya nga, shout out kay Ma'am Stella. Hindi ko alam kung buhay pa si Ma'am Stella. At kay Ma'am Evelyn Cervantes. Napakahusay na magturo yun sa amin. Sino pa kaya? Sino pa kayang hero? Pwede natin itanong. Kayo. Depende sa inyo. Sige nga, Debbie. Juan Luna. Juan Luna? Siya yun ang nag-baptize sa lahat ng mga Israelita. Ayun ba yun pa? Si Juan Bautista yun. Ah? Sino? Si Juan Bautista. Ay, Juan Luna. Ay, Juan Luna. Si General Luna yun. Ay, General Luna. Si, tama nga pala, Juan Bautista yun. Siya yung nag-baptize ng mga Israelita. Siya yung unang inutos ng Panginoon na magbautismo. Juan Bautista. Juan Luna pala yun. Si Juan Luna, sa totoo lang, ay kilala sa buong mundo bilang isang dakilang pintor. Pintor yun, o. Kala ko general. Hindi yun. Si Juan Luna ay isang dakilang pintor. Sa katunayan, ang kanyang kilalang pintang Spoliarium, di ba? Hindi po ba yung Spoliarium? Walang Spoliarium, walang aquarium, wala. Hindi pa kuso yung panahon yun. Ang tawag doon, Spoliarium. Kahit i-search niyo sa gulo-gulo, makikita niyo yan. Ang kanyang kilalang pintang Spoliarium ay matatagpuan sa pambansang museo. Sa Manila po? Yes, dito sa may bandang Luton. Manila, malapit sa City Hall. So, pagbaba mo, kanan ka, doon lang mismo, pak, along the way, sa top avenue. Nandun lang. Sa daan lang po yung, daan, yung kabila, pinto. Yung sa tabing pinto. Daan, hindi sa daan mismo, sa tabing daan. So, yun yung si Juan Luna. Kala ko kasi, Juan Bautista eh. Kala ko rin yan eh. Si General Luna, iba pala yun. Oo. May naisip ka pa ba, Debbie? Eh, sila pula po po, ano pong masasama niya sa... Yan, kapag season ka, ang pinag-usapan kasi, kapag season, nagpapagatas yung kasibuhano. Isda yan yun. Pa? Ha? Isda yan lang po lapo nga. Ay, Tagalog. Ay, mali. Tao pa. Patao. Tao. Ay, tao. Cebuano din, pero tao. Yan, kilala natin yan sa... siya yung ano... si Lapu-Lapu ang... Siya yung pumatay kay Angkol. Sino Angkol? Ferdinand Magellan. Carlo Fernando po dyan yun. Siya, hindi yan, ipigil. Hindi, siya yung pumatay kay Ferdinand Magellan. Ayusin mo, si Lapu-Lapu. Kami, ngayon, bukod sa pagiging... sabi niyo po sa amin dati, hindi naman si Lapu-Lapu kung pumatay kay Magellan eh. Hindi, kanta lang, joke lang yun.
Anong kanta yung pang pinaano nyo sa kila BJ, no? Biro ko lang yan pag hinatid ko sila sa school, maliliit pa sila. Ano nga? Mga anak, may, ang tunay na kasaysayan, si Magellan, ang pumatay niyan si Yoyoy Villami. Joke lang yun. Kasi may kanta yun. What is Iraq? Iraq malaking bato. Who killed Magellan? Si Yoyoy Villami. Oh no, ay sila pula po pala. Ang tunay na pumatay kay Magellan, hindi si Villami. Sila pula po. Siya ang pumatay kay Magellan at bukod pa doon, ay siya ang itinuturing na bilang pinakaunang bayaning Pilipino. Pinakauna. Siya ang pinakauna na bayaning Pilipino. Itinuturing siya. Oh. Kahit nandoon nga, nandoon sa ano yan, mababasa niyo yan sa ano, mababasa yan sa, ma-research niyo yan sa gulo-gulo. Oh. Ano pang gulo-gulo? Google! Kala ko naman kung ano. Google yan. Gulo-gulo. Gulo-gulo. Any question? Basta, tanong lang kayo about sa mga ano tao. Si Andres. Nabanggit mo si ano, huwag mo na kayo. Nabanggit mo si ano eh. Si, sino ba yan? Bautista. Oo. Si Juan? Oh, eh, ano na lang, si Moses na lang. Moses? Panahon, yung kapanahon na ni Lolo ba? Ayan, talagang ano eh. Yan si Moses, apo yan ni Abraham. Apo yan ni Abraham. Yan si Moses, siya yung pinakadakilang propeta. At siya yung naglikas ng mga Israelita sa bayan ng Ehipto sa pagkaalipin. Yung hinati niya yung dagat. Ihinati niya ang dagat. Ano po yung sinabi niya nun nung ano, nung hinati, abang hinati niya? Hindi ko na ano eh, basta nabanggit lang ni Moses na mananalig kayo, mga bayang Israelita. At lahat, kapag nakita ninyong bukas na ang dagat at pwede nang dumaan, lahat ng mga marites, atak. Ano, bukas ang dagat pa? Bukas yan, nahati yan. Ayun, parang natin. Parang pader, tapos dadaanan ni dinadaanan nila ang ano, nahawi nga yung dagat. Tapos sinabi niya, maglakas loob kayo, mananalig lang kayo sa Diyos. So lahat kapag nakita niyo ang dagat na parang pader na, nahawi na, lahat ng mga marites attack mo. Attack sila, buhay silang dumating sa kabilang dagat. Kung yung mga ano pa Israelita, mga marites, ano naman yung mga ano, Europeo. Egipcio. Sila yung mga ano, sila yung mga ewag na. So ayun, pag Moses ang pinag-usapan, siya ang dakilang propeta sa banal na kasulatan at siya ang ipinagkalooban ng Panginoon na mangaral sa mga Israelita at siya nga ang binigyan ng Panginoon ng sa kanya binigay ang 10 utos. Tapos ang dami niya pong dinala mga hayop. Yan, o. Sa barko. Ipapanood natin yan. Sa barko niya. Sa... Si Noah yun, Jay? Ah, si Noah. Noah yun, Noah yun. Kay Noah yun. Pakaka. Ay, oo nga. Si Noah. Si Noah. Sino pa? Sino pang mga... ano? Ay, di. Ito. Ewan ko kung alam din ni Papa. Si ano pa? Larry Gadon? Kilala mo yan? Alam ko yan si ano, si Larry Gadon. Taga ano yun eh, taga doon yan sa hometown ng aking biyanan, si Tatay Perlit. So shoutout sa lahat ng mga taga Romblon. Si Uncle San Andres, si Uncle Larry Gadon ay isang Pilipinong abogado. Sa kasaysayan, sa pagkakaalam ko ha, siya ay isang Pilipinong abogado. At hindi lang talaga abogado, bihasa sa bihasa. At siya yung, sa pagkakilala ko sa kanya, siya'y galit sa bobo. Ayan si Larry Gadon. Ayun. Galit talaga siya. Galit niya sa bobo. Kaya pag nag-usap ka doon, huwag kang ano, mahina doon. Malakas, dapat loob mo. So, ganun lang. Yes. Ano pang Pranka. Ano dyan? Pranka si Larry. Pranka yun, oh. Larry Gadon. Speaking of Larry Gadon, ay, si ano naman, si Binigno Aquino pa. Binigno Aquino? Ah! Oo, kilala mo yun? Si Binigno Aquino, senior. Lolo ni Bimbi at ni Josh. Tatay ni Chris. O, tatay yun ni Chris. Aha. Yun lang. Yun lang. Lolo ni Bimbi at lolo ni Josh. Kaya tatay siya ni Chris. Eh, yung dalawa, anak yun ni Chris eh.
patay yan ni Chris. Sus, kayo ang hinga. Okay.